When you come through. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. At ito ang inyong baby boy at ako, ang baby nyo. Isang mapag-apalang araw po sa inyong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood, nag-share at nag-comment at sa mga videos ko. Yan. So, keep on sharing, keep on watching. Yan. So, maraming salamat po sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel na to. Mag-subscribe ka na at i-click mo yung notification bell para updated ka sa mga latest video ko, sa mga live, YouTube live ko. Ayan, so maraming salamat po. At ayan, sa as usual, narinig niyo yung music na to. At today ay magbabasa tayo ng istorya ng buhay. Ayan, so na-miss ko magbasa ng istorya ng buhay. Ayan, nawa ay tayo ay may matutunan at maka-inspire tayo sa buhay at sa pinagdadaanan ng ating viewer at ating letter sender. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta. Hi po sa mga TikTok followers ko, sa mga TikTok likers, sa mga TikTok sa mga followers sa TikTok at sa dito na rin sa YouTube. Hi po sa mga subscriber ko dito sa YouTube at maraming salamat po. Ayan, so tayo ngayon ang magbabasa ng istorya ng buhay at ang ating letter sender ay si Miss Hazel. Ayan, so si Miss Hazel ay isa sa followers natin sa TikTok at saka sa dito sa YouTube. Ayan, so tunghayin natin ang istorya ng kanyang buhay at nawa tayo ay maka-inspired. Ma-inspired o matulungan natin siya sa kanyang pinagdaraanan, sa kwento ng kanyang buhay. Maraming salamat po sa pagpapadala nyo ng istorya ng inyong buhay. At simulan na natin. Hello, Mr. Baby Boy. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Hazel. At ang liham kong ito ay pinamagatan kong ang pusong nasugatan ng sobra. Magandang araw po sa mga manonood ng programa mo, Mr. Baby Boy. Ako nga po pala si Hazel. Isang mabait, mapagmahal, at pala kaibigan. At simpleng babae at medyo pandak po ako. At sa 3 taon naming pagsasama ng boyfriend ko, ay naging masaya naman ang aming relasyon. Minsan, nag-aaway at syempre normal lang yun. Nakilala ko siya bilang isang factory worker. Actually, baby boy, sa personal kami nagkakilala. Kasama ko siya sa trabaho nang nakilala ko siya. At ako ay nagtatrabaho bilang isang summer job o part-time doon sa company na pinagtatrabuhan nila. Nakilala ko siya nung time na nagtatrabaho ako at niligawan niya ako. Ako ay nahihiya nung nakilala ko siya kasi siya ay napakagwapo at matangos yung ilong, maputi at maganda ang katawan. Ginawa niya ang lahat para sagutin ko siya nung time na naliligaw siya sa akin. At ako naman, hindi na ako nakatiis at ayaw ko na siyang pahirapan. Sinagot ko na rin siya. Sobrang perpekto niya na tao para sa akin. Nakikita
nakikita ko naman sa kanya, kanyang pagiging seryoso at pagmamahal sa akin, kaya minahal ko na din siya. At ayaw ko na rin siyang pahirapan sa panliligaw sa akin. Pero noong dumating na yung pasukan, ay naging LDR na kami dahil nag-summer job lang po ako. At dahil bumalik na ako sa pag-aaral at nang natapos ko yung summer job ko, ay nagkalayo naman kaming dalawa. Minsan, tuwing sahod niya ay pinapadalhan niya ako ng pera para pandagdag sa allowance ko. At yung iba naman ay pinapadala niya sa kanyang mga magulang. Pero kahit ganon ay meron naman akong sariling pera na ibinibigay sa akin ng aking mga magulang. At nung nag-graduate na ako ng high school ay pumunta siya at pinattend ko siya ng graduation ko. At doon siya nakilala ng aking mga magulang. Dahil tinutulungan din naman niya ako sa aking pag-aaral ng high school at hindi alam ng aking mga magulang na may jowa ako. Kaya parang hindi nila tanggap na nagka-jowa na ako, kaya iyak ako ng iyak. At nagtatampo sa akin ang aking mga magulang. Pero gusto ng aking mga magulang na hiwalayan ko ang aking boyfriend. Pero hindi ako sumunod sa kanila dahil ayaw ko rin na masaktan yung lalaking tumulong sa akin. Dahil may ipo naman yung jowa ko, may pera naman siya, at pang date sa amin dalawa kapag lumalabas kami. Hanggang naubos na niya sa kakalabas namin. Kaya nagdesisyon siya na magpunta ng Maynila. Kaya hindi ko siya pinigilan sa gusto niyang mangyari. At doon ay nakahanap siya ng trabaho bilang isang chef sa isang restaurant. At habang ako naman ay pumapasok bilang isang first year college. Sobrang busy naming dalawa. Lalo na siya sa kanyang trabaho. At dumating yung time na hindi na siya nagpaparamdam sa akin. May mga oras na hindi na siya nag-chat o tumatawag sa aking baby boy. At dumating yung time na yon na na-stress ako sa pag-iisip. Lalo ako na-depress sa pag-aaral ko nung nalaman ko ang sinabi sa akin ng kanyang kaibigan. Na meron pala siyang ibang babae. Habang pinagpatuloy niya pala na hindi na siya nagpaparamdam sa akin, ay nabalitaan ko sa kaibigan niya dahil yung kaibigan niya ay nagsusumbong sa akin sa mga ginagawa niya na hindi maganda. Meron para nga siyang babae at totoo yung nababalitaan ko. At kasama niya na rin sa trabaho yung babae. Sobrang sakit na malaman ko. Pero nagkamali rin ako sa kanya.
baby boy, pero mas lalong maling-mali yung ginawa niya sa akin. Pero pinatawad ko naman siya. Pero bakit ganun? Isang pagkakamali ko lang, nawawala yung 3 taon na memories namin. Andali ko lang siya pinatawad. Bakit ganun? Pag lalaki ang nagkamali, ang dali nating patawarin. Bakit kami mga babae, hirap na hirap talaga sobra. Ayan na nga, hindi ko na kaya. Kaya nakipaghiwalay na lang ako sa kanya. At wala na yung relasyon namin ng 3 taon. Ang sakit, sobrang sakit. Kasi kala ko sa pagtatrabaho niya sa Maynila ay mapapaganda yung kinabukasan niya at yung relasyon namin dalawa. Ang hirap pala. Siya lang pala yung hindi kayang magantay at magtiis at naghanap na pala ng kapalit sa akin. Pero after ng breakup namin, baby boy, ay iyak na ako ng iyak. Yung parang mababaliw ka na. At muntik na lang akong sumuko sa buhay ko dahil sobrang nasasaktan ako. Yung puso ko, sobrang sakit dahil nagtiwala ako sa kanya. Sobrang tiwala ang binigay ko sa kanya. Yun pala, naghanap lang siya ng iba. At sari-sari yung naririnig kong advice or payo ng mga kaibigan ko at pati ng mga magulang ko. Baby boy, kaya pinakinggan ko sila at nilaksan ko ulit yung aking loob at sumigla ako ulit. At kahit sa sakit na nararamdaman ko, ay pinipilit ko magpakatatag. Pero kahit pinagpalit niya ako sa may anak na, matagal niya na pala akong niloloko at pumunta siya ng Maynila. Kaya ayaw niya pala na makipaghiwalay sa akin dahil malaki daw yung mawawala sa akin. Ang sakit-sakit. Ang sakit niya magsalita sa akin. Grabe yung puso ko. Durog na durog, baby boy. Sobrang sakit na pinamukha niya sa akin na wala na siyang pakialam sa aking nararamdaman. Porke may pera naman siya, heto naman yung pinakamasakit na sinabi niya sa akin. Gusto niya na makapag-attend ako sa kasal nilang dalawa. Anong parusa ba ang bibigay niya sa akin? Kung gaano kasakit na makita ko silang dalawa. Ang tanging sandata ko lang ngayon ay pag-pray kay Lord hanggang mawala yung sobrang sakit na nararamdaman ko. Baby boy, pero hindi ako sumuko sa sarili ko at lumaban ako para sa sarili ko. At unti-unti ko nang nakakalimutan ang aking ex-boyfriend. Hanggang dito na lang, nagmamahal, Hazel. Hello po, Miss Hazel. Maraming salamat po sa istorya ng inyong buhay, sa istorya ng buhay na pinadala nyo dito sa programang ito. Thank you so much po sa pag-share nyo ng inyong istorya ng buhay. Ako ay nalulungkot sa kung ano man yung pinagdaanan ninyo o kinahanap na ng inyong buhay pag-ibig. Pero ganun talaga yung buhay. Ganun talaga ang buhay pag-ibig. Minsan, hindi natin masisigurado yung relasyon kung meron bang forever. At laging kalimitan kapag ang relasyon ay malayo sa isa't isa, laging nagkakaroon ng
hiwalayan o nagkakaroon ng ibang third party o nagkakaroon ng third party. Kaya mahirap talaga, lalo na kung mga bata pa kayo. At sa pinagdaanan mo ay hindi biro ang masaktan kung tumagal siya sa loob ng 3 taon. Kasi marami na kayong pinagsamahan. And dapat mong ipagpasalamat yung mga happy na memories, yung 2. At yun na lang yung pwede mong i-treasure. And so ikaw ay matutong magpatawad sa kung ano man ang sakit na pinagdaanan mo. At kasi kapag ikaw ang nagpatawad ay madali ka makakalaya, madali ka makakamubuon sa kung ano man ang ginawa sa iyo na hindi maganda ng ex-boyfriend mo. And so maaring hindi siya ang talaga nakatadhana para sa iyo, meron pang masigit na lalaki na darating sa buhay mo, masigit pa doon sa ex mo, at makakilala ka ng taong mas magmamahal sa iyo ng totoo at makakasama mo habang buhay. And so maghintay ka lang at ipanalangin mo sa Diyos kung sino man yung lalaki na yon ay yung worth it para sa pagmamahal mo. And so minsan dumarating sa buhay natin na magmamahal ka talaga at masasaktan ka, pero hindi yung dahilan para tapusin mo yung buhay mo, para magpakamatay ka or para sumuko ka o sa laban ng buhay. Minsan dumarating sa pagkakataon sa buhay natin na kailangan tayong iwan ng mga taong mahal natin upang ma-realize natin ang ating halaga, yung halaga ng buhay natin. Baka maaring nakatuon ka na yung buhay mo doon sa pagmamahal ng boyfriend mo, pero dumarating sa point na hindi mo pala namamahal yung sarili mo. Kaya kailangan mo muna ulit mahalin yung sarili mo. Kailangan mo ulit bumangon bilang ikaw, bilang mag-isa, para sa susunod na dumating yung taong magmamahal ulit sa'yo ay kaya mo nang i-handle ulit yung sarili mo. At sa mga bawat pagsubok, sa bawat sakit na dumaraan sa buhay natin ay natututo tayo at ginagamit natin yung sandata para sa susunod na stage ng buhay mo ay magagamit mo yan at may apply mo para hindi na ulit maulit, para maging matapang ka. Yan, huwag mo laging isipin na hindi ka na makakahanap ng higit pa sa kanya. Ayan, at dumating yung time na minahal ka niya, hindi maaaring hindi ka rin makahanap ng ibang tao magmamahal sa'yo. Ayan, so you deserve to be loved. Ayan, so maraming salamat. Kung meron pa po kayong comment kay Miss Hazel, pwede po kayong mag-comment dito sa YouTube, sa dito po sa comment section na to sa baba. Ayan, so maraming salamat po. At kung kayo ay may ibang mga istorya ng buhay na pwede nyong i-share sa akin, ay pwede po kayo magpadala sa aking Facebook, sa aking TikTok at sa aking IG. And so isend nyo lang po at aking pong babasahin dito sa ating programa. Maraming salamat po. At sana ay makatulong po tayo kay Miss Hazel, at naway nakatulong din po sa atin yung kanyang letter at istorya ng buhay upang may inspired po tayo at may apply po natin sa ating buhay na yung kanyang pangyayari sa buhay niya. And so maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos at may God bless you. And so ito po ang inyong baby boy, mahal ka ng Diyos.